Lord God, magandang hapon sa bawat isa, gusto ang isa sa Mindanao. Praise the Lord. Praise God, alamina. Ang mga taga-BC, brother, paki-center na. Praise God, alamina. Uli ng Diyos sa hapon ito. Yes, sir. Praise the Lord, hallelujah. Good afternoon, the soul besides the Mindanao. Muli, narito po tayo muli sa hapon ito. Alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon, tayo po ay meron pong Bible study Tuesday and Friday. And this is Friday today. Friday pa ngayon. Good afternoon, Rias Maris. Good afternoon dyan sa mga taga Norte. Praise the Lord. Magandang hapon diyan sa mga taga Metro Manila, Manila Super Binansya, ng ating mga kapatiran diyan sa Bateros, Tagig, Metro Manila, maging sa Pasay, Paranaque, Las Piñas, B.A. Pons. Magandang hapon, B.A. Pons, Paranaque. Magandang hapon diyan sa mga taga Bateros. Magandang hapon po sa lahat ng sulok ng Mindanao, diyan po sa Tagum City, Bugidnon, Davao, at diyan po sa Kabisayaan, Cebu, Masbater, Oblon, Iloilo, diyan po sa Samar, Leyte, Tacloban, Katarman, Samar, Barangay Dalakit, magandang hapon, Brother Diego, at diyan po, umpisa natin diyan sa Norte, diyan po sa mga taga Ilocos Sur, magandang hapon po, Ilocos, Pampanga, Baguio City, magandang hapon mga taga Baguio, magandang hapon taga Pangasinente, taga Pimaloy, Pangasinan, San Carlos City. Meron nga bitiyang ano, meron yung kabaganan diyan sa Pangasinan, diyan po sa San Carlos City. At diyan ang aking mga kabadid, pamangkin, at diyan sa Balanga, Barateles, Orani, Orion, Bataan, magandang hapon po, Pampanga. Magandang hapon diyan sa mga taga Pampanga, Bulongapo City, at sa lahat po ng mga taga Bulacan, Rizal Provinces. Good afternoon, bangit kaya? Magandang hapon, bangit kaya? Magandang hapon sa iyo diyan sa mga taga nabanggit ko na Paranaque, no? Paranaque, Las Piñas City, Alabang, Montelupa, magandang hapon, Montelupa, San Pedro City, Barangay Laram, Rivera, magandang hapon, Barangay Rivera, magandang hapon, taga Barangay Magsaysay, Barangay Nara, hanggang po sa Barangay Bayan, San Pedro Laguna, Barangay Bayan, San Pedro Laguna, diyan po sa mga taga Binyang, ating mga pastor diyan sa Binyang, ang lalay pastor, magandang hapon diyan sa aking pungo, kumpare Pistal, diyan po San Pedro Laguna, Pistal, pare, magandang hapon, pareng pastor, San Pedro, magandang hapon po sa inyo lahat diyan. Diyan po sa taga Binyan, Santa Rosa, Santa Rosa, magandang hapon sa magandang hapon po diyan sa mga taga siyempre Gabuyao, magandang hapon Gabuyao City, Laguna, magandang hapon diyan sa mga taga Barangay, Makatid, mga tagarang barangay Pulo, barangay Yugan, kay Kap, dating Kap natin dyan, yung mayor na ngayon. Magandang hapon sa ating muling mayor, tagarang Tamba, Kabuyao City, Mayor Denha, hi. Magandang hapon mga tagarangba, yan sa Lubang. Magandang hapon ng Lubang, mga tagamantil, magandang hapon, uy, nariyan sa Manila. Magandang hapon mga estudyante ng Lasal, de Lasal University. Meron tayong kapatid yan, kaibigan sa de Lasal. Mga taga NBI, TAP, NBI, Bicol NBI, Barangay Naga, Naga, Bicol NBI, Director. Magandang hapon sa kaibigan Director NBI, Dante. Hindi ko nasabi ng pangalan eh. Direct Dante, ang apelido ng Direct Dante. Baka magalit. Sister Julia Pidal, magandang hapon, Sister Baby Ani, dahil sa iyo. Magandang hapon dyan kay Sister Anya. Sister Anya, mali ka naman, Sister Anya. Sister Anya, magandang hapon sa iyo, Sister Anya.
Diyan po sa Doktor, ang kaibigan Doktor diyan, kaibigan natin sa ating minamahal na Doktor, nangangapon Dok, magandangapon sa mga nurses natin kaibigan diyan, Sister Nelly Dolpiano, Dolpino, siyempre kinukumusta ko, nagtatawanan sila. Kinukumusta ko kasi Luzon, Visayas at Mindanao ba? Kasi ba, kung hindi dahil sa inyo mga followers ko, Luzon, Visayas, and even to other countries, marami tayo. Good afternoon. Diyan sa mga taga-abroad, marami tayo mga followers. Diyan mga OFW workers. At sa Thailand, diyan sa Vietnam, China, diyan po sa lahat ng mga taga-Texas. Meron tayong followers na ng Texas. Kaya pinapanggit ko po ito, mga kapatid. Kasi, pangit naman yung papanggitin ko yung Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya marami tayong mga hindi nakakaintindi na Luzon, Visayas at Mindanao. Baka nabihin nila na iwanan ako ni Pastor. Ito Metro Manila, pati Aros Pasig. Iwanan ng Barangay Davao. Ang yun, meron tayong followers dyan. Pero mo, 47,900 ang followers natin. Hindi dahil sa inyo, hindi lalago ang gawain ng Diyos. Salamat po sa inyong pagsuporta sa lahat ng oras na riyan kayo. At higit sa lahat yung mga mukhang niya na riyan, yung iba kasi nahihiya lang po. Nahihiya sila mag-live. At saka, pag-like nyo naman po, mga kaibigan natin, kapatiran ng mga taga-supporters. Pag-like naman po ang ating Bible study. Meron mo, 47,000. Ang magandang hapon, nakikita ko yung kalating mukha ni Brother John Leno, ang ating singer na John Leno. Magandang hapon, John Leno. Praise the Lord. Meron mo, dami natin followers, 47,750. Mabuti ba si Brother Enyego, like ko si Brother Enyego, umabot ng 20. Ang followers, 1.8. 47. Ang likers ko ay 8. Praise the Lord. Pero okay lang yan. Marahil nahiya sila mag-like. Kasi pag nag-like na, magiging ang pangalan nila. Nagtatago sila. Sana po kayo magtiago para nababati ko na. Nagpapasalamat pa. Tayo, pag hindi ko kayo nakikita, nag-like, hindi ko kayo mapapasalamat. Diba? Ako'y nagpapasalamat sa mga diyan na nakikita ko. At lagi, higit sa lahat, ay lagi namapanalangin natin. Ang pastor, pagka ikaw'y nasa church, pag ikaw'y lagi nakikita ng pastor, ay paging makulit ka, unang-unang ka sa kanyang panalangin. Bakit? Makulit ka kasi, ang gusto ng pastor itong makulit na ito, magkakulit na sa kapulit. Kaya lagi kang mapanalangin ng pastor. Yung si brother, ang nakakulitan mo, kaya kulitin mo ng kulitin yung pastor para ikaw ay laging papatalangin. Diyan ka, mag-display sa unahan. Pero pag may Bible study Sunday school, alam niyo ba? Kung meron na Sunday school, ang mga alagad, na andun, ayaw nila umupo sa ayaw nila umupo sa harapan. Bakit? Kasi patatalo sila, hindi sila nag-aaral. Nasa likod sila yung mga hindi nag-aaral. Easy going lang sa church. Parang ayaw nilang matuto. Maging sa school, ganyan din sa school. Hindi nakapangaral, alam mo. Hindi makatingin sa teacher yan. Kumari kwento na kwento. Alam bila. Lalo ka tatawagin ang teacher mo. Sabi sa church, pag ikaw ay hindi nakatingin sa pastor, kung anong ginagawa mo ito, tatawagin talaga. Meaning, meron ka talaga mga tinatago. Kaya, dapat nakalantat po tayo. Nantat. Tayo ay ang ating mukha din ang pastor. Diba? Lagi nakalantat. Brother Baby Ani, tatanong dyan. Sabi nga, magtatanong kayo tungkol sa mga bagay na personal. Huwag niyo po kayo mahiya. Magtanong po kayo sa akin. Amen. Si Doc, magandang hapon. Doc, Clara. Nasa Doc Clara na sa kasiya ngayon, nasa Manila. Magandang hapon sa iyo, Doc. Magandang hapon dyan sa mga taga-Kanduba.
Ay, si Sister Lourdes, pagkawag mo nga. Pag-i-advance happy birthday to our sister Lady Lynn. Magandang hapon, Lady Lynn. Sigaw po ay may meron tayong kapatid na may karawang bukas bago tayo magpatuloy. Kasi lumalagpas tayo, no? Kasi po, alam nyo ba, minsan lumalagpas tayo because napasarap mga magano, ipagayang ng Ibanghelyo. Alam ko naman na kulang ang loob ninyo minsan. Pero ito po ay blessing sa atin, eh. Pinakamasarap na tayo ay nag-aaral lagi, di ba, Brother John, eh, no? Ay, video na ang ano, yun. Alam mo ba yung nagmireta o yun ng ano, yung itlog na nag-inasuka, kaya medyo nakangati. Excuse me. Nakangati-ngati yung aming lalamunan. Yung okoy, ayun, yung okoy. Yung itlog na Penoy ba yan? Penoy. Balog Penoy. Ayan, nagsaw-saw sa suka. Ayan. Ngati-ngati. Praise God. Si Brother John Daynon, din ako, dami. Bata pa yan. Nahubog na yan. Sa gawa ng Diyos, napakabait na bata yan. Kahit nagagalit ako eh. Nakatingin lang ng ganyan yan eh. Ayan, nakatingin lang yan. Ayan, hindi yan naganti ng galit. Hindi yan naganti. Pinagdaanan ko rin yan eh. Discipleship training, galit ang pastor, tawa na ako ng tawa. Instead na magalit ako, masarap talaga yung ano, Penoy. Yung Penoy na nalagay sa suka, kaya lang, medyo napasarap ako, yan ang ating suka. Ito pa nga suka, oh. Medyo hindi pa naubos, ibabalikan ko. Madalas sa ating kapatid na Sister Marie, nagpadala siya ng isang bandihadong Penoy na ano yan, Abnoy ba yun? Abnoy, yes, Abnoy. Sarap kaya medyo nanulog. Buha ko sa amin. Kaya nga lang, brother, panyo ko ba? Brother, pag-usok nyo nga yung panyo ko dyan. Nagluluha ko dun sa ano, sorry po ah. Minsan, pag narinig tayo sa ano, online, maraming mga minsan aso ang problema. Si Sister Roslyn po, pag-ano namin. Si Roslyn ay nag-aandal siya ngayon. Eh. Alam ko, busy-busy siya, sabi sa akin. Kaya sana, sabi sana, eh, ewan ko kung sino na pumupita sa amin na may mga pumupita sa amin doon sa ano, Paranaque, may mamukumbida doon sa birthday na kalapat na matura, eh magdadala mo bukas ang aray. ano, yung hindi mauubos na ulo ng baboy niya. Give it to me. Binigyan ko daming aso rito. Praise God. Yan lang eh, mukhang magkakalasingan to. Sama natin si Sister Baby. Bakit kaya? Baby Yanni? Gusto mong gumunta? Punta ka? Birthday at dito ni Yanni. Ay, birthday ni Sister Lourdes. Wala si Mayor. Lord God, mga kapatid, ito po ang ating topic for today is about ano po ito. Parang napakinggan mo na ito pag ay gudwa dada ang sarilis. Ating topic for today is stop, look, and listen. Diba? Very unique, ha? Mga unique ang ating ating topic for today is stop, look, and listen. Diba? Tandaan nyo, ha? Stop, look, and listen. Dadaan ka sa release na ito. Ano gagawin mo? Stop muna. Stop. Baka ikaw ay madali. Ang dami kasi nalalaanan ko dyan dati na maraming namamatay sa rilis dahil na po ay mayroong karato ng stop. Kulang kasi sila. Nag-stop nga sila, hindi naman nag-look. Nag-look naman sila, hindi naman sila nag-listen. Kaya kompleto yan eh, pag nasa rilis ka. Stop, look, and listen. Excuse me. Tignan mo, dinitigay pa ako. Maraming mga nag-chat na naman sa akin regarding our lives. Our topic last week, last Friday, yung ating topic, kung sino nakaka-remember last
Uy. Good afternoon, Sister Julia Pidad. Nagigita lang kita. Magandang hapon dyan sa mga taga-Silang. Shout out Silang Cavite. Carmona Cavite. Shout out Quezon Province. Diba? Ang ating lesson last week is about distance. About distancia. And our lesson for today is stop, look, and listen. Wow, sila stop, look, and listen. Maraming mga nag-PM sa akin eh. Last pang-araw natin na ito silang nag-PM sa akin. Nasasaktan sila about distance. Yung ating pong daanan natin ng konti yung ating pong ano, yung ating topic last week. Ang ating pong kahit po saan kayo ng charts, dapat malaman ninyo na pangangaral po sa charts yan sa ating Bible study ay panggalatan po. Hindi po ito tumutukoy sa isang tao daw. Kaya ang pangaral natin dapat huwag po masasaktan ang lahat. Po. Ito po ay kung naalala niyo yung ating topic last week, Tuesday, about distansya, distansya sa magulang, distansya ng konti sa mga anak, distansya ng konti sa magulang, mga pastor, distansya ng konti sa mga disciple, ay mga disciple, distansya ka ng konti sa pastor. Di ba pang kalata? Hindi. Ama, anak, itay, lolo, lola, distansya. Kaya meron kaya tawag na, ano, papa's boy, papa's girl, lolo's girl, lolo. Ano tawag doon? Kila ay matitigas sa ulo, karamita ng ganyan. Amen? Di ba? Pagka, ang sobrang pagmamahal ay nakakalaso. Ganyan po ang naging nangyari kay Satan, eh, si Lucifer. Si Lucifer, sa sobrang pagmamahal ng ating Diyos sa kanya, pinihisan siya. Aba, lahat, sabi ng Biblia, pinangalanan siya ng pangalan na napaka-iangkop sa kanyang pagkatao. Tinawag siya Adonis because ginawa siyang Diyos na napaka-gwapong lalaki sa buong mga anghel. Sa lahat, siya po ang pinaka-gwapo. Kaya sinawag siyang Adonis. Kaya kung natatandaan niyo pa kung anong meaning ng Adonis, di ba? Ano ba yan, Brother Niego? Ang Adonis is super guwapo ang ibig sabihin ng Adonis. Eh kung ikaw magpapangalan ng anak mo Adonis, tandaan mo dapat guwapong guwapo yan. Kasi super guwapong Adonis, yan ang binigay ng Diyos ng pangalan kay Satanas. Kaya yung iba, akala nila napakapangad ni Satanas. So, Sister Julia, comment na para kumaba po kayo. Ha? And then, pag-like nyo ang ating ano dahil, pag-like nyo ang ating Bible study. Diba? Wapo si Satanas, baka hindi natatanda ng iba. Dito, alam mo na ngayon na si Satanas ay walang sumay. Sa po ay guwapong-guwapo. Kung may guwapo sa atin, nakikita ka dyan na may mga guwapong-guwapo, abay mas guwapo po si, ano, si Adonis Lucifer. Wala pong kasi guwapo siya. So sa kanyang pagiging guwapo, binisan siya ng Diyos ng katakot-takot ng mga anong klaseng alahas sabi ng Biblia sa kanyang pagiging anghel, eh, umabuso siya. Alam niyang mahal na mahal siya ng Diyos. Digit na digit. Hindi nakadistansya. Doon nagkaroon ng failure sa sobrang pagiging dikit. Doon ngayon, binago ng Diyos ang buhay ng tao. Distansya. Distansya. Di ba? Distansya tayo. Sobrang dikit po sa iyong magulang, sa sobrang ikaw na anak, ikaw na daddy, nawawalan na rin tayo ng respeto. Tayo mga magulang, nawawalan na respeto rin yan sa iyong mga anak na sobrang. Huwag po tayo uli masasagla, maski pastor, tinutuwin natin. Ito rin, maski sa mga politiko. Daanan natin mga politiko, pansinan natin, di ba? Pag ikaw ay dikit na dikit sa politiko, halimbawa, mayor, dikit ka sa mayor, ang mindset niya ngayon, nakadikit lang yung kay mayor yan, malakas yan. Wow! Kukwento yan sa labas. Ako, ang dami kong ano eh. Marami kami pinag-uusapan ni mayor. Isang pradig niya kay mayor, bibigyan ako ni mayor. Kasi super dikit siya. Kaya nga po, Sister Rosalie, di ba? Ang super dikit. Kaya sabi nga, kinangan dumistansya. Tayo mga, halimbawa, politiko ka, mayor, senador,
Ang mga dikit na dikit sa'yo, dapat i-distance yan. Huwag yung dikit na dikit kasi magpapalaki yan sa sarili nila, magiging katulad yan ni Satanas na nagmalaki dikit na dikit sa Diyos. Kaya dito, huwag po yung mga nag-PM sa akin dito. Pito na PM sa akin na tinatamaan si Lord. Ikaw, itong logic, this is the logic problem. Isang logic lang po, kung ikaw may sakit, ikaw doktor, ikaw nurse, di ba pag ikaw ay ginagamot, may sugat ka, tatahiin ka, gagamotin ang sugat mo, di ba masakit? Mahabdi. So pag naramdaman mo na tinawaan ka sa pangangaral na ito, meaning to say, bless na, dapat pa bless ka. Bakit? Nalaman ng Diyos ang sakit mo. Yung puso mo may sakit na defensive. Very defensive kagad. Ganun po ang sakit. Diba mga nurse, alam niya mga nurse, diba? Pag ikaw magturok nga eh. Sakit niya. Magturok ka lang eh. Ayaw nga diba eh. Pero laking tao yan. Nakakita mo yung malaking tao, tuturokan mo rin. Takot eh. Kasi alam nila, pero hindi nila, yung pagturok ng doktor ngayon ay makakagali. Pero masakit kasi ang paggagamot. Ganun din sa ating spiritual brother and sister. Pag tinamaan kayo, naakala nyo si pastor na nagbubuo ito eh. Ayun na lang palagi, ako na lang lahat. Ganyan din po ang mindset yung gano'n eh. Kaya ako tagal ko din nag-graduate eh. Opo ah. Nagpastor na yung mga kasama kong pastor, ako hindi pa nagpapasok. Bakit? Ang mindset ko, ano, lagi akong tinatanggap. Pastor, lagi mo na lang akong tinitira sa pulpito. Diba? Ganun ang ano yun. Hindi ko alam. Hindi yung palang mga narinig ko sa pastor ko ay isang panggagamot sa akin. Ginagamot pala yung puso ko na masyado akong defensive. Wala pong pastor na sasaktan ka. Walang pastor na duduruin na. Kung meron man, kunto yan. Ang hangad ng pastor, mapabuti ang iyong espiritual na pagkatao, ang iyong buhay. Kaya yung pangangaral ng pastor, pangkahalatan po yan. Kung sa mga nag-PM sa akin, pito dyan yung Eric, yung close na close sa akin, yung isa dyan, pero yung anin, mga taga iba't ibang ano, lugar, para daw, gano'n, natatamaan sila. Hindi po yung patama. Patama po sa ating lahat. Maski ako eh, ginagamot ako ng Diyos. Bakit? Tinamaan din ako sa pangangaral ko na sa distance. Kasi hindi po ang ganyan. Totoo lang, habang nagsusulat ako, hindi po ako alam na anong lumalabas sa akin. That is the meaning of the Holy Spirit. Pag iba'y pastor, hindi mo na alam. Amen? Hindi natin alam ang leading ng Holy Spirit because the message of God ay dumadaloy po sa mga pastor, mga mensahero po mga pastor. Amen? Hinirang sila ng mga ng Diyos upang padalan kayo ng mensahe sabagat hindi magpapakita sa iyo ang Diyos. Diba? Ito nga, diba? Hindi magpapakita ang Diyos sabagat ang makakita sa Diyos ay mamamatay. Babalik na naman tayo doon sa ano eh, sa mga nakakita ng mga picture eh, diba? Bakit nagubawa ng picture na hindi nga mapakita ang Diyos sa bawat pakita sa Diyos, mamamatay. O bakit gumawa ka ngayon ng picture mo? Magmasarado pa. Eh sino yan? Hindi ba bakit hindi labutan, hindi yan ang Diyos? Excuse me. Si Moises nga, Moises na tumagal doon ng ilang taon siya sa mundo, kay tatlong araw. Pagbaba niya, balbasarado na siya. Pero, hindi niya nakita sa ilang taon siya sa mundo ng Sinai. Hindi niya nakita ang Diyos sa mukha. O sino mo papakita sa iyo? Sabi ng Diyos, huwag kang titingin. Ang titingin sa Diyos ay mamamatay. Praise the Lord. At ngayon, na tinititigan mo, nakagaling ka mo. Oh Lord, Lord. Eh sino yan? Baka Lord of the Rings. Lord of the Rings ang nangyuluran mo. Kinabutan tayo ng Diyos. Kinabutan ka? Ako magiging kinabutan ako. Meron dyan lumalabas sa social media. Anak ko, mahal mo ba ako? Hindi na. Pero mahal mo. Nagsasalita din yung TikToker. Nagpa-utong naman tayo. Di ba?
Eh, tiktoker yan, gusto niya, anak ko, i-share mo ito. May mga arrow pa yun, lagi na. Arrow, send, like, love. Alang-alang dyan sa TikTok. TikTok. Ay, dami. Pulis tulo. Pero mo yan, katotohanan ng Ebanghelyo, wala nagla-like sa akin. Bakit? Nauutos sila ng devil. Ay, di na, Diyos. Ang isasalita doon na naglalagay doon dito, like mo, send, and then love, share pa. Diba? Sishare mo yan, yung mukha ng ano yun, demonya. Pwesto at purihin ng Diyos. Hindi po tayo, wala pa akong pinabangin din ng religion. Diba? Hindi ako nababangin. We are not hearty people. Tayo po, mahal natin, gusto natin mapalaya ang mga tao. Kaya yung mga pangaral ng pastor, remember always, this is for you, for all people, for us, for me. Hindi po ito single. Hindi na. This is double, triple, for all. Dito, ano, dito single parent. Hindi po ito nagpapatama. Lahat po ginagamot sa espiritual. Pagtinamaan po tayo, remember, pagtinamaan ka, magpagamot ka. That is ego. Ego. Ano yung ego? Yun ay puro. Parang ako na lang. Again, alam mo yung isipin mo, pastor ko, nandun na sa Mindoro, nandun sa Davao. Masang tayo ko yung discipleship. Naiwan ako dahil sa tigas. Eh, kasi sila, tingin ko, mga carpenter, mga laborer, mga factory worker. Niyabang ko kasi, porque may posisyon niya. Ano yun, si pastor? Pastor namin eh, grade 6 lang. Ay, yabang ko eh. Grade 6 lang pastor namin eh. Kaya ako ngayon, nagbabalaki, eh, hindi mo naman tuturuan. Eh. College level in me, di ba? Ganun ang may setting na isang tao na kapag-aral, lalo na may posisyon. Kaya ganyan ako, tagal. Tagal ko. Umabot ako. Pero mo, umabot po ako ng 10 tao. Kaya, now I have passed 20 years and trials as being pastor and discipleship. From the beginning, I have passed from the start 20 years and trials. Pero mo yan, napakahirap, di ba? Napakahirap maging pastor. Kaya pag ikaw sabihin mo, ay nanaginip ako, magpapastor na. Meron panaginip ako, sabi na magpapastor na ako. Anong ginawa niya? Nagtayo ng church, babae. Panaginip, nagtayo ng church. Eh wala naman sinasabi, babae, maging pastor. Walang Biblia na sasabi, babae, pastor. Nanaginip lang siya, magpapastor na. Matawarin ng Diyos. Asawa ka lang ng pastor. Kung magpapastor, ang asawa mo lalaki ang pastor. Wala pong babae sa Biblia ng pastor. Sila, nag-asawa sila ng pastor and then assistant lang sila. Kung pwede yung gano'n. Kung pwede yung gano'n, nangyayari yung ganyan. Pero yung pastor, kahit gawag tayo ka ng building. Pero yun, yun, kakilala mo ng pagbintin. Hindi mo tayo papatawa because ang gusto ko, ginagawa na lang hanap buhay. Ginagawa nilang negosyo ang gawain ng Diyos. Lahat may bayad. Praise the Lord. Wala na. Ay, ito pang pinakamatindi niyan. Madaling yumawan ang church. Kami lang hindi. Bakit? Hindi kami nagpapayang. Hindi kami nang susulisit eh. Hindi kami nang susulisit. May iba nagsusulisit. Mga full gospel Christian ministry, hindi po nagsusulisit yan. Tanungin niyo po yan. Hindi kami nanghingi sa kalsada. Hindi kami nagbibigay sa mga sobre sa politiko. Kung magpadala sila sa church, magpadala sila. Pero hindi kailanman namamalimos ang mga full gospel church. Mga half gospel, pero one-fourth gospel. Sila. Ayaw ko po magpatama. Pero gusto ko po itong ngayon. Ito, mga kapatid, ay maging ano tayo. Stop, look, and listen. Yan ang topic natin, kaya dinataanan natin mga yan. Ang ating topic, di ba, stop, look, and listen. Baka meron na naman tatamaan na. In distance last week, may tinamaan. Ito,
seven days of God's creation. Meron dito, tinamaan. 11 days, God's creation, 7 days. Ang nagreklamo sa akin, Peter, ito po ay hindi po pagpapatama. Ang espiritual, kung ikaw ay doktor, nang gagamot po ang mga pastor, ang mga charts, nagagamot po kami, wala po tayo din. Mahal na mahal namin kayo sa Panginoon. Amen? Maski ako po, habang nangaral ng pastor, sinungaling ang pastor na nagsasabi siya na siya hindi tinatamaan. Sinungaling po yan. Oo, selfish siya. Kasi ang mensahe ng Diyos, hindi yan pinag-aaralan, kundi ito ay binibigyan ng Diyos. Leading by the Holy Spirit. Magawa ka lang na gawa. Dahil sa iyong karunungan, nagawa ko, susulat ako, because this is leading of my own knowledge. Hindi po yan leading ng Holy Spirit. Ang pagpapala ng Diyos, the blessing of the Lord is comes from above, remember. The blessing of the Lord is comes from above that cometh down from the Father of lights. We do is no variableness, neither shadow turning. Pag binigay sa iyo ng Diyos, ang mensahe, yan na po, yan ang mensahe ng Diyos sa iyo. Pag binigay sa iyo ang blessing ng Diyos, sa iyo na po yan, walang agos. Because the blessing of the Lord is make it rich. Kaya sabihin mo, bakit mahirap ang mga tao? Kaya ikaw, ito ang turo ng Biblia. Paano tayo magsimula? Dahil gusto ko magising tayo sa katotohanan. Gusto ko po kayong tapatin, mga kapatid, ng kahirapan. Yan po ay sumpa. That is curse. Curse po yan maling sa ating mano. Dahil sa katigasan ng ulo ng ating mga ninuno, dahil sa hindi nila pagtalima sa Diyos. Dahil sa hindi pagtalima ni Eva at si Adan, tayo nagmana ng sumpa ng karukan at kahirapan. That's why we are now suffering poverty. Philippines. Filipino people. Di ba? O sasabihin, bakit may mayayaman sa ibang bansa? Di ba sila nagsasuffer? Yung po, mga Pilipino po, mga kapatid, ay mga anak ng Diyos. Amen? Yung nagsasuffer ng Diyos, yung po mga taong umay sa kanyang kautusan, yung mga anak lamang ng Diyos. Kaya magtataka, dahil mayayaman na ibang bansa, hindi sila kasama sa ating usapin. Yung mga pinarusahan ng Diyos, yung mga anak lang ng Diyos. Kung ikaw ay paparusa ka na hindi mo anak, papaluin mo, hindi demanda ka. Hindi mo anak yung pinalo mo. Ganoon din tayo mga anak ng Diyos. Ang pinarusahan ng Diyos, yung kanyang mga anak labang upang tayo ay magbalik doon sa Diyos at magbago ka ng ugali mo. Kaya pinapalo ka, kaya nangangaramdam ka ng kahirapan because anak ka ng Diyos. Isipin mo, anak ka ng Diyos, salamat Lord. Dapat makinig ka. Tumigil ka muna sa iyong ginagawa. Pakinggan mo ang pinig ng Diyos, kaya ka pinapalo. Naghihirap ako. Sumpa po yan. Pakinggan mo. Kaya tayo yung naghihirap sa buhay. That is cause, sumpa yan na minanahan natin kay Eva at si Adan. Matigas ang ulo ni Eva at si Adan. Siya nagpata. Yung ating mga ninunong nasumunod kay Eva at si Adan. Yung minana natin, yung pinamana yun, ang ugali ng ating mga ninunong. That's why we are now here, suffering from poverty. Diba? Ngayon, nasabihin natin, brad, gusto mong lumaman, sister, gusto mong yawan. Nasagutin mo, Lord, ayaw mo na ganito na po buhay ko. Na makapiling ko ang aking mga wals. Huwag pong ganon. Gusto ng Diyos na umasenso ka. Gusto ng Diyos na magbago ang iyong buhay mo. Gusto ng Diyos na iangat ka. Huwag mo sasabihin, Lord, tama na ako rito. Huwag po. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos, iahahon ka sa sumpa ng karuhan at kahirapan. Iahon ka ng Diyos sa mga sakit at karamdaman. Lord, ganito na lang ba ako, may sakit ako? Sige, kunin mo na ako, makakalan. Praise God. Pagalingin mo po ako, Panginoon, dapat yan ang ating nasa puso. Hindi yung ibibigay mo ang buhay mo.
Amen? Makinig ka sa sinasabi ng Diyos. Pag sinasabi ng Diyos, gusto kang payamanin ng Diyos, sabi mo, thank you Lord, kayaman ko ako. And that is the will of God. Kaya asenso ka ng Diyos. Mag-aasenso ang mga lingkod ng Diyos, ang mga anak ng Diyos. Sabagat yan, ang pangako ng Diyos, I will bless my people and I will open the windows of heaven for you. I will open the windows of heaven and through me now this, sabi ng Panginoon, from the book of Malachi, chapter 3, verse 2. Subukan mo ang Diyos. Kung susubukan ng sarili mong budi na sinasabi natin, ayaw mong yumaman. Kapag mo? Nasabihin mo? Meron. Ang pagyaman po ay ugat po ng kasamaan. Pero pag sinabi niya ang Diyos na yayaman ka, nalaman ng Diyos na mabuting yung puso, payayamanin ka talaga. Magkaiba yung yumaman sa hindi sa kapalaluan. Yumaman ka dahil sa pagiging kurabot, pagnanakaw, kung ano-ano, pagbibenta-benta ng mga kung ano-ano dyan, drugs o ano pa man, yumaman ka dyan. Pero hindi gamit sa Diyos. May bayad po yan. And that bayad po niyan ay kamatayan. Samantalang ang pagpapala ng Diyos ay walang hanggan. The blessing of the Lord is make it rich. Nagpapayaman mo ang Diyos kaya ikaw. Kung mong sasabihin ganyan na ang buhay mo, eh may nagsabi sa akin noon eh. Ayaw ko na lang pagkat yung ganyang pangalan. Brad, kung noon mayaman ka, marami kang kotse noon, Brad, magbago ka na ngayon, kalimutan mo na. Hindi po yan. Hindi ako na. Huwag ka maniniwala doon. Pag sinabi yung singko ka na lang, sabihin mo, baka ikaw ang singko. Kung yan ang pananampalataya mo, singko ka, magiging mamera ka pa. Yung mamera, hindi mo na magagano. Singko magagano ko ba? Kung may singko pa ba tayo ngayon? Wala na, no? Piso ba na? Piso. Magiging piso na lang siya. Kung piso ka, sabi niya, piso ka na ngayon. Sabi ko, hindi. Siguro nakikita niya ngayon. Hindi. Hindi ka piso. Magiging milyones. Amen? Sa magbiyan, ang pag-aho na ginagawa ng Diyos. Stop, look, and listen. Tumigil ka muna. Pakinggan mo ang Diyos. Pakinggan mo ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Kung pakinggan ang iyong puso. Amen? Sabagat hindi ikaw ang masusunod kung ikaw ay alam ng Diyos. Dapat ang masunod ang Diyos sa iyo. Basahin mo natin ang aklat natin sa araw na ito. Ating verse today is from the book of Psalms. Awit. Salmo. Awit. Salmo. From the book of Awit, 139, verse 23 to 24. Sabi rito, search me, O Lord God. Search me. Search me, O Lord God. Nagluluha yung mata ko. Search me, O Lord. Is that? Ulit natin ulit. Search me, O Lord God. And know my heart. Try me. Know my thoughts. Siyasatin mo, O Diyos, ang aking puso. Alamin mo ang aking puso. Subukan mo ako. At alamin ang aking mga pag-iisip. Number 24. And see if there by any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Papalain ng Diyos. Sabi rito, tingnan mo kung ano raw ang laman ng kasamaan na nasa kanyang puso. Sabi sa Tagalog sa 24, tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa dakong walang hangganan. Praise the Lord. Praise God.
Amen? Search me. Search me. Ano ba yung search me? Siya sa atin. Ano yung ibig sabihin ng search me? Siya sa atin. Diba sabi natin, kanina, stop. Look and listen pag ikaw yung nasa harap ng release. Siya sa atin natin. Dito magsisimula ang ating unang ang unang po nating pag-aaralan about stop. Stop tayo. Pag may dinasabi ng Diyos sa iyo, stop ka muna. Pag may sinasabi sa iyo, magulang mo, stop ka muna. Diba? Meron mga anak, naglalakad, yung tabang kausap ng kanyang ama, naglalakad. Kaya yung utos, pagbalik, pinabili mo mantika, pagbalik toyo, dalang. Naglalakad kasi, hindi nangikinig. Dapat pag kinakausap ka, tumigil muna and respect. Yan ang sabi ng ating kaibigan niya, respect. Both parents. Respect. Hindi lang parents. And also, respetuhin din natin ang ating mga anak. Ito yung puti tayo mga magulang, abusado tayo mga anak. Sa ating mga anak. Ngayon, meron din matikas ang ulo. Diba? Pag nag-inakausap ka ng mama mo, kaya yung bumili ka nga ng toyo. Pagbalik suka. Eh, lakad ng lakad eh. Pinabalik mo ng mantika. Pagbalik toyo. Hindi nangigilin. Hindi mo na tumigil. Kaya nagkakaroon ng problema buhay ng tao. Kulang sa communication sa Diyos. Hindi mo ba nangigilin na tayo yung nasa reliyon? Pag ang tanda natin, di ba? Pag ganun-ganun lang tayo ng konti, and then, ganun na tayo, uwi na. Ayun lang kasi ang ano natin. Ayun lang ang mga pinamana sa ating mga nilolo natin noong araw. Maglalagay lang tayo dito ng lungan ng anong paikis-ikis. Ngayon, di ko na nakakahiya. Tapos na. Hindi nakinig sa mensahe ng Diyos. Kaya nagkawid ng buha. Kaya akala mo, tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy lang sa kanyang buhay. Tuloy-tuloy lang sa pagiging magnanakaw. Diba? Kasi hindi nangiginig. Hindi niya alam masama pa ng ginagawa niya. Tumuntuan-tuwa lang sa pagiging magduruko. Hindi nangiginig sa salita ng Diyos. Kaya maraming masama. Nagre-read. Nakakita lang ng legs na mabuti. Ipunin na lang. Ay, Diyos ko. Diba? Naharami. Dahil hindi nagiginig sa Diyos. Ang pinagigang si Satanas. Wow, sexy yan. Sexy yan. Amen? Importante yung pagiginig. Importante na tayo muna ititigil sa ating pong sarili. At ang ating mga sariling pagnanasa ay tabi muna. Makinig po tayo. O nasa church ka, makinig ka sa pastor. Importante yan. Bago mo gawin, bago ka mag-ipagkwentuhan niya, hindi ka ba nahihiya? Nasa gawain ka ng Diyos, Jesus, ka ba rin ng Jesus? Kaya may mamahihirap. May karamdaman. Hindi nagiginig sa salita ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Ang nadangin ka. May aray ng aray. May hira. Hindi nagiginig, sabi ng Diyos, payayamanin ka. May ayaw ang hiling. Sabi, dito na lang ako, piso na lang ako eh. Ang tigas ng ulo natin eh. Gusto kang payawanin ng Diyos. Gusto kang pagiging mag-uwasin sa ka. Ayaw maginig. Believe. Maniwala ka. Maniwala po tayo. Iaaong ka ng Diyos. At ikaw ay asenso. Yan ang sabi ng Diyos. Sino yung sinasabi niya? Yung mga anak ng Diyos na matitigas ang ulo. Huwag mong ilalagay sa sarili mo na ikaw ay mahirap na. Pag nilagay mo yan, diba?
paglaguyo to sa iyo. Di ba sabi ko, kung anong sinasabi ng iyong puso, yan ang connect sa iyong isipan. Ituturo ng iyong puso na sabihin mo, sabihin sa isipan mo, mahirap ka na lang. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Galing yan sa sumpay. Lumot tayo sa Diyos. Makinig ka, sabi ng Diyos. Pupunan ko lahat ng iyong pangailangan at ibubuhos sa iyo dati ng pagpapala. Yan ang sabi ng Diyos sa aklat ng Malakay. Praise God. Puro na lang tayo ganun. Masakit, ayaw mo mabas ang bahay. Sabi ng Diyos, lumabas ka, magyagin ka, magbukin ka. Ayaw mo, Lord. O, sinong-sinunod mo? Sabi ni Satanas sa iyo, nilalabas, mainit, papawisan ka, diyan ka lang. Makinig ka sa sinasabi ng Diyos. Pag alam mo nakakabuti sa iyo, ibig sabihin niya, Diyos ang nag-uuti sa iyo. Pag alam mo, mapapasama ka, si Satan niya. Bakit ang sabi ng Satan sa iyo, huwag ilalabas, ay hindi ka talaga ganun gagaling. Yun ang sabi ni Satan sa iyo, huwag ka nang pulubas, hindi, mamamatay ka na eh. Mamamatay ka niya pag lumabas ka. Di ba? Kung ano ibig sabihin niya, puro pasakit ang ibinibigay ni Satanas sa isipan ng tao. Hindi ka makalabas-labas. Kaya nagkakaroon ng sakit ng anxiety. Hindi naman sakit ng anxiety. Utos ni Satanas yan. Ay, takot ako magbiyahe. Bakit? Iwan ko, bakit kaya? Magpunta ako nung babalik ka agad ako. Ay, yung sabi niya, Satanas, bumalik ka, bumalik ka. Sabi ng Diyos, diretso ka, diretso ka. Pinakinggan mo sa Satanas. Kaya nagdong ka na lang, ilang taon. Dati ang ka na lang. Eh, gusto na Diyos magkaasawa nga eh. Gusto na Diyos magkapamilya ka. Na siya magiging karagdagan sa pamana mo sa iyong lahi. Na ito ay mabuting tao. Kaya ito, gusto na Diyos yung mabubuting tao. Yung mga disciple, magparami pa at parami magpupuri sa Panginoon. Yan yun. Nasabihin natin, ayaw ko na. Ayaw ko na magkaanak pa. Eh, magkaanak ka si Sarah eh. 92 years old nagkaanak. Nagina ng ating pananampalataya eh. And then, ang hina. Hindi kasi nagiginig sa salita ng Diyos. Hindi nagiginig sa pastor. Kaya marami na didiskrasya. Sarili sa angre. Maraming nasasagasaan. Diretso-diretso lang. Eh, ang lakas na ng aliyan. Busina ng tren yan. Ang layo kaya. Ewan ko lang kung ilang distansya bago walang tigil ng wang-wang na oh! Pero may namamatay, may mga kotse, nababangga. Langit. Hindi nag-stop na pero hindi sila nakinig. Di ba? Kailangan kompleto ang buhay natin sa pamamagitan ng tatlong salitang look and listen. Pag nagagawa natin ito mga baligtad sa Panginoon, malabong itong baka ni Satanas. Sa lahat ng gagawin mo, di ba, pag ikaw mag-apply ng trabaho, punta ka sa trabaho. Bago ka pumasok sa opisina niya, eh, stop ka muna, tingnan din mo ba ito, baka mo ito yung fake na recruitment agency ito. Hindi, diretso ka sa office na nagyayabang ka. Yung pala, illegal recruiter na punta mo. Basit-basit ka muna, yun din, stop. Stop ka muna at tingnan mo yung kamaligayan mo. Pwede ka magtanong. Diba? Ganoon ang sistema natin. Makinig. Tingnan mo. Look. And listen. Kung ano ba ang mga kapaligiran na sinasabi. Ito ba yung kumpanya ba matino ito? Hindi ka po mapipeke. Kaya marami tayo napipeke. Na nasa ibang bansa. Kawawa naman. Kulang sila sa gabay ng Diyos. Nagtiwala sila sa sarili nila. Stop, look, and listen. Mga anak, ganun din. Mga magulang, ganun din. Mga pastor, di ba, ganun din. Wala tayong pinutuwi nila, mas pastor.
ibalik natin kay Satanas eh, di ba? Satanas eh, namiyasa. Namimiyasa. Hindi na siya tumitingin sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Dinapon siya sa lupa. Siya po ang tinatawag na fallen angels. Si Satanas, siya ang the fallen angels. Yung maraming mga angels sa mga kasabot niya sa langit, yun ang mga maraming mga angels. Inagis sa langit, nalalito na nilipa na sa lupa. Kaya maraming mga masamang tao na nabubulong sa bawat mga tao. Diyan ka na lang. Mabuhay ka ng ganyan. Maghahaw ka, mag-rape ka, pumatay ka ng tao. Sabi ng Diyos, umatid ka sa gawain ng Diyos. Kaya ayaw, umatid doon. Umatid doon sa sugalan. Kaya pag wala na may sugal, andun, binubugbog yung asawa. May star na naman yung asawa, kinabukasan, may stars. Sender pala ng star yung napangasawa mo. Di ba? Hindi po inalulugan ng Diyos ang mga taong dire-diretso na hindi po nagiginig sa kanyang mga palatuntunan. Praise God. Alamin mo, ang aking puso, yan ang sabi ni Aring Solomon. Sa, alamin mo, ang aking puso, yan ang sabi ni Aring David. Mag-amayan sila. Meron mo sila mga mata sa tao, nagtatanong. Tanungin din natin ating sarili, Lord. Tanungin, pwede ba alamin mong laman ang aking puso? Kung mabuti ba ang aking ginagawa o hindi. Siyempre, kung ikaw ay nagnanakaw, meaning hindi tama. Diba? Makinig ka sa Diyos, huwag ka na magnakaw, ano? Mali yan. Huwag ka na pumatay ng tao, mali yan. Hindi, siga ako. Siga. Hindi ako makikilala pag hindi ako pumatay. Yun ang utos ni Satanas. Ay hindi nakinig sa Diyos. Para bumuti ang iyong buhay, kailangan mo ang pagiginig sa utos ng Diyos. And again, brother and sister of Christ, may karamdaman ka. Umaungap. Pakinggan mo ang binubulong ng Diyos sa iyo. Kung ikaw ay paralisado, paralyzed ka, ito nanonood sa akin. Paralyzed ang katawan mo. Gagaling pa yan, may pag-asa po yan. Gagaling ka po. Lumabas ka ng bahay. Kung may anxiety na lumabas ka ng bahay, gagaling ka po. Yan ang udo ng Diyos. Maginig ka sa dinubulong na yung puso. Sabagat ang puso mo, papasok sa isipan mo siya magbibigay sa iyo ng mensahe. Lamanan mo ang spiritual, ang iyong puso upang gumanda ang iyong pag-iramdam. At una sa lahat, pag ikaw hindi nangiginig, matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Napakahirap turuan ang mga professional. Kaya sa akin ng Diyos, bago ikaw mag-professional ka, be humble, humble thyself before you become a disciple of Jesus Christ. Kaya mga tinawag niya, di ba? Karpintero, mangingisda. Sino lang doon ang may pinag-aralan? Si Lucas, doktor. Walang tinawag doon. Iisa lang ang isang doktor doon na mapagpapumbaba. Si Dr. Lucas, na pinangalanan ngayon na ano, ginagamit nila sa, ano yan, sa St. Luke. Si Lucas yan, doktor. Matalino ng ano yan, pero mapagpapumbabang doktor yan. Si Lucas, inuha ng Panginoong Jesucristo. Nakikinig kasi siya sa lahat ng sinasabi ng Panginoon. Halika, sumunod ka sa akin. Iwanan mo ang iyong tungkulin. Sumunod ka sa akin. Sumunod si Dr. Lucas. Si Apostol Pablo. May pinag-aralan niya.
ano ba, Apostol Pablo, isang ano yan eh. Sa panahon noon, siya po ay pinuno ng isang ano, siya po ay pinuno, parang sundalo yan, si Apostol Pablo. Sundalo o pinuno ng mga hukbo ng kaharian. Siya po ay namumugbog, siga yan si Apostol Pablo. Nagbubugbog yan. Nagpinag-aralan kasi mayabang kayo sa Apostol Pablo. Hindi pa siya nakilala sa Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga nagbabaybol study sa mga bahay-bahay, hinihilan niya po at binubugbog. Bakit ka nalangaran ng kasinungalingan? Sabi, bah! Aba, yan lang yung tao niya, Apostol Pablo, nananapak. Pero, tinawag ng Panginoong Jesucristo, Pablo, o ng pangalan niya, Saulo. Saulo, ang iyong pangalan ay gagawin ko na ngayon, Pablo. Kaya pag ito yung masama noon, papalitan. Pinapalitan ang isang pangalan ng mga tao na para pati kanilang spiritual ay maging maayos na. Saulo ay naging Pablo. Dahil sa kanya, siya matigas ang ulo noon, pinalitan siya ng Pablo. Pag matigas pa lang ang ulo, pinapalitan. Pinapalitan ko. Kaya pag ito, palitan mong pangalan, baka pwede mo yan. Meron nagpapalit ngayon. Kapag may sakitin ka, pinapalitan. Totoo po yan, pwede palitan. Pinapalitan niya. Sa mga ninuno, sa ating mga unang tao ko, pinapalitan talaga ng Panginoon sa Kristo ang pangalan ng mga apostol. Sino bang may pinag-aralan yan? Labing dalawa mga alaga. Lucas. Sino pa yung isa? Si Mateo. Si Mateo po, isang ano po yan. Isang maniningil ang buwis, madaya. Sinungaling. Ay, hindi ko naman sinasabi mga madadaya, mga taga-BIR. Eh, taga-BIR yan si, ano, si Mateo. Siya ay taga-Bureau, BIR, Bureau, ano. ano siya? Internal Revenue, BIR. Siya ay nangungulekta ng sobra-sobra. Sabi niya, Panginoon Jesucristo, sumunod ka sa akin. Iwan mo yung tungkulin, sumunod ka sa akin, tumunod. Sumunod po ako sa iyo, Panginoon Jesucristo, iiwan ko ang aking kong kayamanan at ipamimigay ko ng doble ang mga nadaya ko sa tao. Dapat ganun ang mga mandaraya, ipalik mo sa mga tao na mga dinaya mo. Yan ang utos ng Diyos, makinig. Maginig ka sa Diyos, stop and look to your people behind you. Yung mga dinaya mo, tingnan mo, balikan mo sila. At ibalik mo ang pera ng bayan. Galing, parang kabuyo yan. Ibalik ang pera ng bayan. Wisdom. Paano nangiginig ka sa salita ng Diyos? Amen? Kailangan natin maginig. Wisdom. Meron po pag-asenso ang bayan na masunurin. Ang pamilyang masunurin sa Diyos, umaangat po ang buhay. Meron pong formula. Di ba? Lagi natin ito tatanda ng formula ng buhay. Unang-una, maniwala. Stop, look, and listen sa Panginoon. Maniwala ka na iangat ka ng Diyos. Huwag mo idadaw ng sarili mo. Ay, ganito na lang po ako. Yan po ang pinaka-the best na dapat mong ipaglaban. Yung katayuan mo sa buhay, ilaban mo. Ako ay anak ng Diyos. May rayuma ka? May rayuma ka na nga. Laki ka na lang sa bahay. Lumakad ka. O yan ang utos ng Diyos upang maging malusog. Magpa-araw ka. May hita ka. Ay, diba basta magpa-araw ka every morning. Kung ka po magjajagin, masama pa rin magjajagin na kung may mga edad na, kung may kabataan, kabataan pa. And then, mga, sabi na ng ating kaibigan doktor niya, pag 50s ka na, walking ka na. Walking na. Hindi naman tayo pwedeng mag-ano, maging hypocrite. Talagang 50 na talaga ako, 50 na tayo niya. Lagpas pa. Kaya walking na tayo, napatigas ang ulo. Sabi mo nga, ang mga doktor yan ay mga kamay ng Diyos. Mga nurse na yan, mga kamay ng Diyos.
Tumulong tayo sa kanila, mga pulis, kamay ng Diyos yan. Mga lingkod ng bayan, mga kamay ng Diyos, mga barangay kapatid, barangay tanod, mga binigyan ng Diyos ng kapangyarihan upang sitahin ka, stop ka, tumatawid ka pa. Pulis. Magaling ka sa pulis. Tumatawid ka, naka-stop, naka-red light na, naka-stop, mag-stop ka. Hindi na, tumang hindi tayo mapahamak. Yan po ang buhay na dapat lagi malamit. May aral dapat natin alamin sa araw-araw sa isang kapunta. Meron pupuntaan, stop. Kapasok ko sa mayor, kapag magpasit-pasit ka lang muna, pasok ko sa mayor's office, stop muna. And look around. And then listen. Ano ba si mayor? May baulo ni mayor. Baul na ba yung baulo ni kapila? Ipasok ko ng pasok, nag-away pa rin mag-asawas kami. Zero ngayon ang lakad mo. Balik ka pinabukasan, di ba? Magandang nag-iingat tayo. Stop, look and listen before going. The place na pwede mo punta, pupunta ako. Sa trabaho, sa church. Stop, look and listen muna tayo. Na-importante mo yan. Maliligaw ka. Stop, look and listen. Diba? Niligawan ko ba ito? Pagingan mo muna. Stop ka muna. Baka ito ay naliligaw sa akin. Baka ito ay ano ba ito? Baka ito ay masamang tao ito. Ay, hindi ko po pinasakita ng masamang tao. Babaguhin ka ng Diyos. Ang gagawin mo lamang ikaw ay magsisa sa Panginoon. Then stop, look and listen to God. Babaguhin ka ng Diyos. Wala tayo dito pinatamaan or wala tayo. We are not condemning people. Ikaw ay makasalanan. Panatawarin ka ng Diyos. Amen? Babaguhin po ng Diyos ang mga pag-uugali natin. Isang principle ng Diyos ay mahalin at ibalik ang relasyon ng tao sa Diyos. Praise God. Alam mo ba yung mga nakakulong ngayon? Meron mga nakakulong. Hindi po lahat na nakakulong ay ano ay may kasalanan. Bakit? Ang mga judge, mga police, investigador, hindi muna sila nagmamasid. Meron pong nakakulong na hindi talaga nagkasala. Kulang sila sa pagmamasid. Kulang sila sa investigasyon. Kawawa po. Bakit? Dahil po sa kakulangan ng mga pamamaraan. Hindi sila nagmamasid. Hindi sila nakikinig. Kapitbahay, ano bang ugali nito? Totoo ba ito ay magnanakaw? Paghatol kagad sa kapwa. Totoo ba ito ay nagnakaw? Totoo ba ito ay rapist? Kinatulang, hindi naman pala rapist. Kaya mayroong rapist, akala mo rapist ang kaso, hindi naman talaga rapist. Napagbintangan lang. Kaya hindi tayo pwedeng humus na kapatid sa Panginoon. Dapat siyasati muna natin ang ating kabaligiran. Tumingin ka muna sa iyong mga sapananalita and then stop and look around and see your neighbors. Ano ba ang uri ng pagkatao ito? Ito bang si, si Petra? Madaldal ba ito? Sabi ng kapitbahay ko, madaldal daw yun eh. Hinatulog mo gagad, bigo mo ng siya sa akin. Then stop. Puntahan mo siya. Magpagkaibigan ka. Siya sa atin mo. Sabi ng ating talata, Lord, siya sa atin mo ang aking puso. Ano ba ang mga kasamaan narito sa aking puso? O kung meron ka mga kasamaan, sabi ni Haring Solomon, sabi ni Haring David, siyasati mo ang aking puso at linisin mo. Patubayan mo ako patungo sa buhay na walang hanggan. Puso. Mas ganda na yung hoste. Hindi naman pala magnanakoy yung inuska mo. Kulang sa atin. Hindi kasi tayo nag-stop muna. Hindi muna natin i-stop ang ating bibig
sa kadaldalan. Eh, hindi ka muna tumingin sa kapaligiran. Hindi ka nagbasi kung anong klase ng tao yung inaatulan. Yan ang kulang. Kulang sa atin. Dapat pagingan natin ang mabuti at hindi ang masama. E tabi muna namin. Alam mo ba sa korte? Alam niyo po ba ang korte? Ang mga sinasakdal at ang mga nagsasakdal, malalim na Tagalog, nagsasakdal, yung mga nagdidimanda po, mas marami po ang pinaniwalaan ng korte doon sa mga dinimanda, kaysa doon sa nagdimanda. Ayan po ang nakakaalam ko. Mas marami po. Kung ikaw ay masamang tao, inaatulan nga nila, hindi po yan pinaniwalaan ng korte. Ayan, korte, pag sinasabi mo kahit ikaw ay magnanakaw, pagdating mo sa korte, sasabihin nila, not guilty, what is your plea? Not guilty, your honor. Bakit? Hindi ka kasi gustong hatulan ka agad. 3/4 ang paniniwala ng judge sa'yo, ng husgado. 3/4 and 1/4 lang ang pinaniwalaan ng nabibigtang sa'yo. Alam mo ba yun? 1/4 lang. Kung ikaw ay nanunuro sa iyong kapitbahay, 1/4 lang ang pinaniniwalaan muna sa'yo ng husgado. 1/4 pa lang. And 3/4 ang paninindigan, wala pang kasalanan yung tao na yan. That's why your plea now is not guilty. Kaya yung sinusumbong mo mga magdanakaw na yan, hindi ka agad yan hinahatulad. Pinukulong lang yan kasi nagtatago, natatakot yan. Kung hindi ka talaga tunay magdanakaw, kung hindi ka talaga tunay na rapist. Ang tinutuloy natin dito, yung mga napagbintangan lang ng nakaw, diba? Hindi ka agad yan hinahatulad. Although yung mga rapist talaga pagdating sa court, hindi talaga hinahatulad yan. Kahit na nakita nga ng dalawang mata mo, na-rape yan, hindi ba yan natulang pagdating sa korte, sabihin ng abogado yan. Torny, ano bang ipipling ko? Not guilty. Pero ano yan, rapist siya. Not guilty. Pahabain na maraming taon niya. Bakit? Bibigyan ka ng karapatan na patunayan na hindi ka talaga nagkasala. Bakit? Yan ang ating batas. Stop and listen. Hindi sila nag-judge. Eh, ikaw ang boyfriend mo naman i-judge. Ikaw yung asawa mo mo i-judge. Nang babae ka. Pinakatulad mo ganyan yung asawa mo. Nakita mo lang may yung angkas, umangkas doon sa babae. Ako, umangkas ako doon ng babae mo to. Nakita mo lang na may kasama ang babae. Hinahusgahan mo na. Kaya pinaghihiwalay because wala pong formula. Wala silang napapanggigan. Kundi ang sarili nilang puso, ang kanilang isip. Madaling magsalita sapagkat walang spiritual knowledge. Kaya kaya marami mga magulang noong araw, yung mga lack of knowledge, kapaluin ka agad ang anak, dadambahin ka agad ang anak. Kaya meron na mong pinustan, ganito ba yung magulang? Ganyan yung mga noong araw, tukod ng pintana, paano-ano ba, kapaluin ka sa puwit, amen? Kaya mga minulana natin sa atin, pero ngayon, bawal na yan eh. Eh kaya sa mga abuso naman. Pero bawal talaga, masama. Hindi ka nangiginig, anak. And then, hindi ka nangiginig eh, tinagot mo. And then, stop, pakinggan mo muna, brother, pag-install ka. Hindi ka nangiginig, anak. Hindi ka nangiginig. Ikaw, palo ka ng palo ka agad magula. Okay, ano mga, wala na. Pinapalo ka agad ang anak. Bakit? Eh, nakita, higit paglaro. Pakinggan mo muna ang anak mo. Bago mo katulad. And, puntahan mo ang anak mo. Hindi ka ba nasisiyahan? Ang anak mo ay naarawa, masigla. Ito na, nasa taas. Praise God, masigla.
Natapit. Ano ba muna natapit? Masiglang yung manan, naglalaro, pinalo mo agad. Hindi ka na ikinig. Hindi yung pinagingan ng puso ng iyong manan. Hindi mo dinadama ang damdamin ng iyong manan. Hindi mo alam na maganda pa na maglalaro yung bata. Yan. Namapalo ba ka agad? Magulang, makinig ka rin sa iyong mga anak. Na tulad yung mga anak mo, gusto mo, yung mga magulang na sakim eh. Sakim. Porque sila yung magulang. Di ba? Huwag natin gamitin natin mga tunggulang posisyon sa bahay, posisyon sa gobyerno, posisyon sa trabaho. O magkakit tayo mga husga sa kapwa, maliit man. Ang Panginoon Jesucristo mismo, isang Diyos na mga pangyarihan, bumaba, nakatsinela sila, nakasandalya sila, bumaba sa loob pa walang kotse upang ipakilala na pwede mong gawing maging mapakumbabang ang tao upang ikaw ay madaling labida. Hindi naka-amerikana ka lang eh. Naka-kurbata ka lang, pastor, hindi nga naman. Labitan ka lang. Tigas ng liig. Nakarilo na, nakasingsing na. Eh ako, walang singsing, buti na lang. Yung mga, mga nakasingsing ng mga pastor, talaga po. Hindi ba? Mayroon mga ganyan na. Tigas ang mga liig niya, hindi makakapihit at hindi makalimot sa kabila dahil narito yung kabrad niya. Yung brad niya ay dungisin dito siya sa kaliwa ng mga naka-Amerikano nakatingin. Meron ako dinadaanan dyan, mga chart ng pamayaman. Diyos ko, magsasama-sama tayo, kayo may iwanan. Kami makakarating sa kanilang langit. Kayo mga pastor, mga churches na matataas, ang mga ere, ang mga bababang tao ay makakasama ng Diyos sa langit. Totoo po yan. Ngayon, tapos natin yung mga mapangkuha kong baba. Yan ang iangat ng Diyos, di ba? Stop the condition para ang buhay natin ay maging malaya sa kasalanan, maging malaya tayo sa kalukhaan o nagtatarungan. Magduka na. Maging malaya ka naman. Sabihin mo sa iyong pinalangin, Lord, palayain mo ako sa karukan at kahirapan. Palayain mo ako sa kasalanan. Palayain mo ako sa mga sakit at karamdaman. Yan po ang aking prayer. That is what I'm praying every day, every morning ng Diyos. Palayain ang bansang Pilipinas. And the Philippines will become free from any viruses, tragedies and calamities. And also, the same as our brother and sister. Na tayo ay maging malaya sa mga karukan at kahirapan na kayo maging malaya sa lahat ng sakit at karamdaman. Sumpa, ang sakit ng karamdaman ay sumpa. Kahirapan, sumpa, na galing po yan sa masamang espiritu. Na dapat tayo, mga anak ng Diyos, makalaya ka sa sumpa ng sakit at karamdaman sapagat yan ay galing sa demonyo. Masado yan po ay galing kay Satanas. Kaya dapat manalangin tayo, sabihin natin sa aking sarili, I will stop. Stop ka muna sa iyong kasamaan. And then listen to God. Tingnan mo ang Diyos na sinasabi niya, ito ang gagawin mo na. Ibaba mo yung sarili. Katulad ni Apostol Pablo, katulad ni Mateo, katulad ni Apostol Lucas. Amen. Si Moses, matalino yan, ni Moses. Arkitekto yan. Pero anong kinasama niya? Anong mga kasama, anong mga barkada ni Moses? Mga mabababang tao. Mga mababaho ang kanilang mga katawan na nagsisipag Lord to God. Yan, lingkod na si Moses. Wala silang iniinda. Nahirap. Sama-sama silang tumakas sa ito sapagat sila ay nakinig sa utos ng Diyos. Makinig ka at ikaw ay meron pag-ala na nakalaan para sa iyo.
mayroong kagalingan na nakalaan sa iyo. Ito ang sabi ng Panginoon sa iyo. May sakit ng karamdaman, mahirap ka ngayon. Sabihin mo, Lord, thank you, Lord. Binibigyan mo na ako ng linaw. Malinaw sa aking isip, sa aking puso, na ako iyong malalayain sa karungan at pera pa. Malinaw sa aking isip, sa aking puso, pagagalingin akong Diyos sa lahat ng mga sakit ng karamdaman. Sa ganito ang sabi ng Diyos. Praise God. Ano, brother? Ang oras na ba ako? Amen? Praise God. Praise Lord. Yan po ang pinakamalaga. Amen? Una, bago tayo magtapos, tanda natin ang dapat nating malaman na formula. Number one, stop. Two, listen to God. Listen to your neighbors. Listen to your father. Listen to your son, to your daughters. And son and daughters, listen to your father and mother. Friends, brother and sister, look around. See people around. Tingnan mo ang kapaligiran mo. Saan ka man dumako? Magmasid ka muna. Stop, look, and listen. May kayo mapanghusga. Alisin mo yung panghusga. Huwag mo sabihin, madaldal ang kapitbahay mo, ikaw mismo, sarili mo, madaldal din pala. Amen? Pagigan natin ang mensahe ng Diyos. Ito ang mensahe ng Diyos sa iyo at sa akin. Ako rin, may mensahe ang Diyos. Kailangan, pastor, tumingin ka muna. And then stop. Stop, look, and listen to your people. Yan ang sinabi ni Haring Solomon. How can I manage my Lord to my people that is so great in this kingdom that God, that my father David, King David, binigay po sa akin ang karyang ito na aking amang si David, and therefore now I have so many people surrounding in this kingdom. How can I manage them all people? Oh my Lord, please give me the wisdom and knowledge so I can go to my people around and I can teach them all. Diba? Nagkikinig siya sa Diyos, sabi niya, Lord, please help me. Please give me the wisdom and knowledge. And according to the Bible, say God says, wisdom and knowledge is being granted unto thee. Wisdom and knowledge is granted unto thee. And ganoon din sa iyo. Tinginig mo sa Panginoon kung ikaw'y masunurin. Naiginig ka and then stop, look and listen. Look and listen. Stop, look and listen to God. Stop, look and listen to your family. Stop, look and listen to your job. Stop, look and listen to your neighbors. And stop, look and listen. Wherever you go, magiging maayos ang pakiramdam mo sa iyong sarili, sa iyong buhay, sa iyong kapaligiran. You can go around, wala kang sakit, wala kang mararamdaman, kundi ang tinig ng Diyos ay sa iyo. Ito po ang mensahe ng Diyos para sa iyo at sa akin. Tayo po ay manalangin. And again, brother and sister, this Bible study online is free. And we are offering free gift of salvation that comes from our Lord. Tumanggap po tayo. Ito po ang huli nating natin sa akin. Ang pagtanggap sa Panginoon, pinakibigas. Tatanggapin mo ba ang Panginoong Yesus sa gabing isabong ito? Magbabago ka ba ng buhay? Sa lahat ng mga makasalanan, pinatanggap mo ba si Jesus? Isabong ito, sumunod ka po sa akin. Sabihin mo, matagal ko na tinanggap. Matagal mo na tinanggap sa iyong sarili. Pero hindi ka pagpupo tumalapit sa Diyos. Stop, look, and listen to God right now. And let us pray, brother and sister in Christ. Father God in heaven, please forgive me, for I am a sinner. I accept you, Lord Jesus Christ, as my personal Savior, my Lord.
Lord, my King, my healer, and my provider. And I believe you, Jesus, I believe you, that you are Jesus Christ, who died on the cross of Calvary, who redeemed my sin and give me life, and eternal life in heaven. Please, Father, write my name at the book of life in heaven, and from the world, ruin my life, Father God. Thank you, Lord Jesus, for this free gift of salvation that you gave me this day. Thank you in the name of our Lord Jesus Christ. Say amen. Panginoong Jesucristo, patawarin mo po ako sa pagkatuloy isang makasalanan. Pinagsisisihan ko lahat ng mga kasalanan minanagupas sa aking mga ninuno. Hanggang sa ngayon, Panginoon ako nagkakasala. Linisin po ang iyong puso sa lahat ng karunihan. Mga kasalanan, kalibugan at kahalayan na dala ng kaniliman. Tinatanggap kita, O Diyos, bilang aking Panginoon, tagapagligtas, provider, manggagamot, at ako'y sumasamba sa iyo, Panginoon Jesucristo, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw si Jesus ang napako sa krus ng Calvary na nabuhay na manguli na yung tatlong araw na siyang tumubos na aking mga kasalanan ng kasalanan ng buong sanlibutan at nagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan sa langit na siyang pangako mo sa aming mga anak mo. Isulat mo po Diyos sa aking pangalan sa aklat ng buhay at mula sa mga oras na ito pag-arihan mo na po ako at hindi na po ako mag-ari sa aking sarili. Turuan mo kung maging mapagpakumbaba, namaan mong puso, mahabagin, patulungin. Salamat, Lord, sa libreng kaligtasan na ito na pinagkalubos sa akin. Sa pangalan ni Jesucristo, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyong panood hanggang sa araw ng Martes po. Ang ating susunod, thank you for this Bible study online. Thank you for watching. And thank you for you, brother and sister in Christ. Hanggang sa muli, sa inyo po ang pagpapala, kaluwalhatian at kariyan ng Panginoong Jesucristo sa inyo ang palibas at patnubay ng banal na Espiritu Santo. God bless you. Bye-bye.